May mga anggulang tinitinan ang National Bureau of Investigation na posibleng dahilan ng pagpatay kay retired Court of Appeals Justice Norman D. Pizarro. Balitang hatid ni John Consulta. Ito ang screen grab ng CCTV footage na huling nakakuha kay retired Justice Norman D. Pizarro sa basement ng isang hotel casino sa Clark, Pampanga noong October 23. Makikita ang sumakay sa kanyang kotse si Pizarro at saka umalis ang sasakyan. Pagkalipas ng ilang minuto, makikita ang isang lalaki na sumakay sa sasakyan ni Pizarro malapit sa isang supermarket sa Clark. Sa mga sumunod na mga screen grab ng CCTV, makikita ang sasakyan ni Pizarro na papunta sa direksyon ng Capas Tarlac. Sa CCTV na nakuha ng NBI Special Task Force, huling nakita si Justice Pizarro hanggang matagpuan ang kanyang mga labi makalipas ang 7 araw noong October 30 sa Capas Tarlac. Sa pahayag ng isang saksi, tatlong lalaki ang kumuha kay Justice Pizarro sa Tarlac na siyang pumatay sa kanya. At yun na nga, sinabi nga niya na sa lugar kung saan siya natagpuan sa Barangay Lawis doon sa Capas Tarlac, ay may tatlong tao nga doon na allegedly, tatlong tao raw na bumaril kay Justice Pizarro at iniwan ang bangkay niya roon matapos hubaran. Ayon sa NBI, posibleng nakaluhod o nakaupo si Pizarro ng barilin ng mga suspect dahil pababa ang trajectory ng balang tumama sa kanya. One gunshot wound to the back of the head, right side, and exiting sa left temple based on autopsy report. Sinikap din daw ng mga suspect na di makilala ang bangkay. Yung mga fingers niya sa left hand, parang nawawala, missing. And then the right hand, missing din. Tapos ang kanyang muka, actually, hindi mo makilala dahil nga yung mga tissues is parang nauna siyang na-decompose. Iba't ibang anggulo ang sinisirip ng NBI. Kabilang dito ang mga kasong hinawakan ni Pizarro, personal na nakaalitan o kung may kinalaman ba ito sa kanyang paglalaro sa kasino. We already have on hand vital information from a person of interest. The NBI will continue to gather additional evidences to bring to light the motive of his killing and bring to justice the people behind his gruesome death. Sa isang pahayag, nakiramay si Supreme Court Chief Justice Diosdado Peralta sa pamilya ni Pizarro. Nakikiusap siya sa mga ehensya na ipagpatuloy ang imbestigasyon para mahuli ang mga gawa ng anya ay barbaric act at magkaroon ng hustisya. Dadaan sa masusing proseso ng verification ang lahat ng impormasyon makakalap ng NBI Special Task Force para hindi raw mailigaw ang imbestigasyon at matukoy kung sino ang nasa likod ng karumal-dumal na krimen. Sabi ni Justice Secretary Bernardo Guevara, makikipag-usap siya sa liderato ng Integrated Bar of the Philippines para pag-usapan ang kanilang pag-aalala sa dumaraming pagpatay sa mga abogado, huwes at piskal. Ayon sa IBP, nakapagtala na sila ng 54 na pinatay na abogado mula noong July 2016. John Consulta, GMA News.